Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the message. Godspeed. Magandang umaga sa ating mga kapatid dyan sa Pilipinas. So, salamat sa pagkakataon muling magkasama-sama tayo sa panalangin. At salamat sa Panginoon sa teknolohiyang ibinigay sa atin. Sa umagang ito, bago tayo manalangin, makibukas kayo dun sa akin sa Esther 4, verse 13 hanggang verse 14. Esther 4, verse 13 hanggang verse 14. Sabi dyan din, Mordecai told them to reply to Esther, "Do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this." So dito, ito yung panahon na pinipersecute yung mga Hudyo at gusto silang ipapatay during this time. And during this time, si Esther nasa palace siya at meron siyang safety technically speaking. Pero ang sabi nga ni Mordecai na wag mo lang iligtas yung sarili mo at yung pamilya mo kasi baka akalain mo dahil asawa ka ng hari ay maliligtas ka na. At ang kailangan niya nga makita na probably merong dahilan ng Panginoon kung bakit siya naging asawa ng hari during that time, and probably gagamitin siya ng Panginoon to save yung mga Jews during that time. Kasi kung ililigtas niya lang yung sarili niya, maaring siya at ang pamilya niya ay mapapahamak. So in this case, makikita natin, ito rin yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Tayo po ay merong safety and security because of God and because of the Lord Jesus Christ. But then again, wag nating isipin lang yung sarili natin, yung pamilya natin. Isipin din natin yung ibang tao na magamit tayo ng Panginoon na sila ay makaranas din ng kaligtasan ng Diyos, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Kaya nga, buksan natin yung ating isip, yung ating ibang bagay na pwedeng maitulong sa tao at yung mga pamamaraan kung paano matutulungan yung mga tao at abutin sila. Sabi nga ni Mordecai, "For such a time as this," marunong ang Diyos kung bakit tayo sa henerasyon natin inabot natin tong pandemic na to. And ang nais natin ay hindi lang tayo iligtas ng Panginoon, kundi marami ng tao ang maligtas sa pagkakataong ito. So wag nating sayangin yung oportunidad na yon at gamitin tong pagkakataon na to na in our generation, maraming tao ang nakarinig na ang Diyos ay kayang magligtas, hindi lang ng physical na katawan, kundi ng spiritual na aspeto ng buhay natin. So yun yung nais ng Panginoon makita natin, na gamitin natin itong opportunity na to. For such a time as this, we are born in this generation and experiencing this pandemic. Not to be afraid and be terrified, but for us to be used by God to deliver those people who are afraid and terrified. So sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat pagkat pinakita mo ayon sa iyong salita. Just like sa buhay ni Esther, Lord God, yung panahon na sila po ay persecute yung buong bayan ng Israel at ang panahon na si Esther ay naging asawa ng hari at meron na siyang sense of security, Lord God. Lord, patuloy pinaalala mo sa kanya sa pamamagitan ni Mordecai na may dahilan kung bakit siya naging asawa ng hari, Lord God. At maaaring yung dahilan na yon at para magamit mo siya para mailigtas ang buong bayan ng Israelita at ipakiusap sa hari na huwag nang ituloy yung persecution na yun, Lord God. Ganon din naman sa pagkakataon namin ito. Lord, meron kaming security sa iyong presensya. Meron kaming security dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At meron na kaming kaligtasan, Lord God, dahil sa pagtutubos mo na iyong binigay para sa amin, Lord God, doon sa krus ng Kalbaryo. Pero ang nais din namin makita, Lord, for such a time as this, we are born in this generation experiencing this pandemic. Hindi namin to nakikita on history, but we are living it right now. For such a time as this, ang nais mo rin, Panginoon, kagaya ng ginawa mo sa buhay ni Esther, Lord, ginamit mo siya to deliver
the Israelites, ganun din naman kami, Lord God. Makita namin yung opportunity na to na magamit mo kami, Lord God, na mga tao sa panahon ngayon na nangangamba, makita nila ang kaligtasan ay nasa iyo, Panginoon. Hindi lang ng physical na katawan, kundi ng spiritual na aspeto ng buhay. Father, in Jesus' name, huwag namin sayangin ang pagkakataong ito. Makita namin, Lord God, for such a time as this, we are alive and seeing and experiencing this pandemic. Not for us to be afraid, but for us to be used by you mightily so that those people, Lord God, would experience redemption and salvation coming from you, Lord God. Salamat po, Ama. Bigyan mo kami ng wisdom kung paano ito gagawin at sino yung mga taong dapat kausapin namin, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, kagaya ng sinabi ni Mordecai kay Esther, for such a time as this, we are born in this pandemic. We are seeing this and we are experiencing this. And ang gusto natin, wag tayong maging makasarili na meron na tayong security, kundi magamit tayo ng Panginoon para yung ibang tao magkaroon ng security physically and spiritually through our Lord Jesus Christ. Salamat mga kapatid. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Huli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo. Five hundred elite club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aaral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aaral. Kung member ka, pwede ka mag-aaral. Kung saka sa mga leader sa church, pwede ka mag-aaral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aaral. Yung apat na yan, pwede mag-aaral. Idagdag mo pa yung pure youth sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aaral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, doon kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bag. So, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok. Hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong araw. Ang available ko lang is dalawang araw. Kaya hindi ako pwede sa gabi. Hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yung nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!